Okay. Yan. Subok natin. Good. Yan. Okay. So, yun. Wiring natin. Okay. Okay. Good day sa inyong lahat, mga idol. Mga suki natin, mga tigpapanood. Okay. Itong mga pasalamatan natin, mga silent viewer natin. Lalo na sa mga solid supporter natin. Sa ating mga subscriber. Magandang umaga sa inyong lahat yan, mga idol. So, nandito na naman tayo sa ating electrical installation na naman. So, mayroon na naman nag-request kung paano siya ihiwalay ang aircon. Kailangan nga ba ihiwalay ng breaker ang aircon? Okay, so yun. Yan ang ating i-wiring ngayon, mga idol. So bago natin umpisan yan, huwag niyong kalimutan sa pag-subscribe sa ating channel. At maraming salamat, mga idol. Okay? Okay, pag-usapan natin kung ano nga ba ang tamang wire na ilalagay natin dito. So, mayroon tayong anim na breaker, MCB reversible breaker. So, ano nga ba ito? Reversible breaker. Ito yung mga litis natin na breaker. So, mayroon tayong ditong main breaker niya. Ito yung 80 ampere. Okay. So, mayroon tayong 20. Yan. Tatlong 20 at saka dalawang 16. So, yun. Dito yung load side niya at saka yung live side niya. So, nailagay na natin yung kanyang bus bar. So, bago natin yan, bago natin umpisa ang pag-wiring, make sure na ang ating breaker talagang na siya ay naka-off. Okay, bago kayo mag-wiring dito. So, yun. Sa mga baguhan pa lang para yun, sa mga beginners, para malaman nila, ito yung mga utility box na ilalagay natin. Yan. At saka mayroon tayong dalawang junction box. Okay, apat na utility box. So, yun. Dito natin ilalagay yung ating aircon. Okay, ito yung ating SPO outlet at saka convenience outlet. Ito yung switch niya sa ating lighting. Okay. So, kailangan nga ba ipaghiwalay natin yung aircon sa kanyang mga convenience outlet or SPO outlet? Oo nga. Dapat ito nakahiwalay yung breaker dito sa aircon. Hiwalay siya. So, ibig sabihin nakapagsulo lang siya. So, yun. Nilagay. So, nandito na yung bakit mayroon ditong kulay green. Okay. Ito yung kulay green na wire. Ito. Ito yung kanyang ground. So, yun. Itong ground connection niya. Doon to nakakonect sa kanyang gilid ng ating panel board. Okay. So, ito yung nilagay ko. Dito ko na lang. Kasi tinanggal ko ito sa panel board niya kasi dalawang ano yun sa box niya para makita niyo yung wire kung saan natin i-connect. Okay? So, yan. Dito mga idol, dito nakalagay, ito yung ano natin, main breaker. So, ang dapat dito ilalagay natin ng wire, no, yung tamang wire, ang dapat tayo is pasok tayo sa Philippine Electrical Code, no? So yun talagang required niya sa ating ano diyan. So ito yung main breaker niya, andito sa ibabaw ang dapat number 8 yung ikakabit natin nga wire number 8 dito sa kanyang papunta ng meter base or entrance. Okay? So halimbawa ito naman yung ating breaker sa loob ng bahay. So, dito natin ilagay yung sa kanyang papuntang meter brace. Dito yung number 8 nga wire. So, yun. At ito yung jumper niya.
ito yung jumper. Yan, nandito. Dapat dito nakalagay yung jumper niya dito is number 10. Okay. Number 10 nga wire. Okay. Okay. From dito sa kaliwa. From kaliwa. Okay, ito yung line 1 at line 2. So, dito sa kaliwa, mag-jumper ka dito, papunta dito sa kabilang breaker. Okay, dito. Ito yun. Kung bandang kaliwa, dito rin sa kaliwa. Okay, mag-jumper. Ito yung bandang kanan, ito yung line 2, dito rin yung jumper mo. Bandang kaliwa. Dito sa kabilang breaker. Okay, yung bandang kanan. Okay, so nandito na yung jumper na inilagay ko. Dito na naman sa kanan. Yan, nandiyan. Dito rin sa okay. Kanan ng dito na naman, maglalagay tayo ng wire. Yung special dito sa ating aircon, dapat dito is number 10 ng wire. Ayos. Ang ilalagay mo dito sa ating aircon. Okay? So, ipakita ko yan. At dito naman sa ating SPO outlet, ba't itinatawag ito ng SPO outlet? Kasi yung SPO outlet, yung special kagaya ng specialin mo yung para ng aircon, para sa aircon, special siya. Andito rin sa SPO outlet, ito yung mga ref. O yan, gagay ng ref. O, special po din. Ibang breaker din siya. O, ito yung namang convenience outlet natin. Pwede na to sa mga washing machine, electric pan. So, dito natin ilalagay nga breaker. Ayan, so, separate sila lahat, no? Sa kanyang breaker. At dito naman yung lighting natin. Okay? So, dito tayo mag-connect sa ating ilaw. Yan. So, pwede na dito sa ilaw niya is number 14. Yung SPO outlet natin, pwede na ng number 12 na wire. So, yun. So, pakita ko na yan sa inyong mga wire. Lagay natin. Okay? So, hindi ko na lang siya gamitan ng lagay dito nga flexible hose. Hindi ko na gamitan dito ng flexible hose dito para naman makita nyo yung wire kung saan natin i-connect ang line 1 at line 2. Okay? Okay, so ito yung gamitin natin nga para sa aircon. So yun, nakita nyo ito. So magkaiba sila butas. Mayroon siyang butas dito sa baba. Okay, tatlong butas yan. Ibig sabihin, nandito yung line 1 at line 2 at ito yung ground niya. So, dito sa likod, o yan. So, wala na tayong mga pinagja-jumper dyan. Kung hindi, dito natin yung ground. Dito na nilagay. Pasok natin dito yung line 2 at line 1. Okay? So, yun, ilagay natin doon sa kanyang utility box. Okay? Para dito natin ilalagay yung, okay, special dito yung sa aircon. So, maglalagay tayo ng wire. Okay, kung napansin nyo yung wire natin, tinupi ko yung dulo. Okay. Tinupi ko yung dulo at dito sa isa naman ay hindi to na itupi. Okay. Dapat dito nakatupi yung kanyang dulo ng ating wire. Dito niya nilalagay. So, yun para hindi basta-basta mahahatak yung wire. Yun, ganito pa rin. Naka-kuan yung dulo. Nakatupi yung dulo sa ating okay, wire. So, yan. Para hindi masyadong hindi basta-basta siya na hahatak. Okay. So, yun. Ilagay na naman natin dyan. So, yun. Ito yung luwagan mo lang para maipasok yung wire. Okay. Luwagan mo lang. Pag ganyan. Okay, so nakita nyo to. Ayan. Sa likod, mayroon dito na kakonik. Dito ninyo lagay yung line 1 at saka line 2. So, higpitan nyo lang dito sa gilid. Okay? Yan. At ito naman sa baba. Ito yung sa baba. Dito natin ikonik yung ating ground. Okay? Ito yung ground natin. Nandito dito. Ito yung ground natin. Okay, nakita to nyo. Ito yung ground galing dito sa gilid ng ating panel board. Okay, ito yun. Dito nyo i-connect sa baba. Okay,
So yun, nakita nyo. Yan. Nandito na. Nakahigpit na yung ground niya. So i-bolt na lang natin. Okay. Okay. Ito na rin yung SPO outlet natin. Okay. Mayroon din siyang ground. So dito sa likod, hindi na siya naka-jumper na. Automatic na siya naka. Tapos dito pa rin yung ground niya. At paluwagan mo lang dito sa gilid. Tabay, pasok niyong line 1 at saka line 2. So yun, para dito. Okay, mayroon din siyang ang kanyang ground. Okay, ito yung line 1 at line 2. Okay, so yun, pasok natin yan. So ganoon din yung sistema dyan. Mayroon siyang line 1 at line 2. Okay, so yun, ganoon lang yan, sistema niya. Okay, so nandito sa gilid, higpit. Okay, ganoon din dito sa kabila. Higpitan mo lang. So yun. Andito sa ilalim naman, ito yung ground niya. Yan yung ground. So nandito yung ano natin sa ating ground. So ipasok natin dito sa ground. Okay. Bakit nga ba kailangan natin yung ground? Kasi mga idol, ito yung nag-protection sa ating mga appliances. Kaya kailangan siyang mayroon siyang ground. Ground connection, yung ating mga aircon at saka yung ating mga SPO outlet. Okay. Ito yan naman yung mga convenience outlet. Wala na naman ito. So, i-air ko na lang ito. So ito yung ating convenience outlet. So, ilalagay ko na lang yun kasi dalawang wire lang naman to. Okay. Dito na lang. So, ipasok ko na lang dun. Kasi wala naman to siyang ground. Okay, so wala siyang lagayan na ground. Okay, pasok ko na lang. Okay, ito yung single switch na gagamitin natin dito. Okay, may on, off. Dito sa off, dito natin ilagay yung para sa ating line 1. Okay, so ito yung ating return bandang on. So yan, dito natin ilagay. Okay, so ganun lang yan siya. Ito yung return sa on. Ito yung para sa ating line 1 dito, nagmula sa ating breaker. Kasi na line 1 at line 2. So ito yung nasa off. Ito yung line 1. Ito yung return papunta sa ating ilaw. Okay, so yun, ilagay natin. Okay, tapos na. Mayroon na siyang, ito yung line 1 at return. Okay, nandito rin yung, ito yung connect natin sa return at saka yung line to. Okay. Ganun lang yan siya. Idol. Yung dapat dito. Yung nasa gitna. Ito yung nasa gitna. Ito yung maiksi. Ito yung dapat natin ilagay dito sa ating line to. Line 1 at line 2 lang yan. Okay. Okay. Ito yung line 1. Ito yung wire. Nang gagaling dito sa off. Ito yung line 1. Dito natin i-connect sa ating pinaka-line 1, bandang kaliwa. Okay. Ito yun. So, yun. Ganun lang yan, mga idol. So, ito. Splicing natin to. Yan. Ganun lang siya. So, yan. So, yun. Tupiin yung dulo. Dulo para hindi kayo matusok o masugatan yung sa pag-splice nyo. Dapat nakatupi yun bago nyo ilagyan ng electrical tip. Dapat lagyan nyo na pahabaan nyo yung dulo, yung pag-anon, pahabain, sabay yun, ito topi, okay, para hindi kayo na, ano dyan, okay, so walang problema sa dulo, okay, so yun, tapos na yung line 1, dito na naman tayo sa line 2, ito yung line 2, ito yung nasa gitna, okay. Ito yung ma-exit kanina. Ito yun ang sa return. So, ganun lang yan siya. So, splice natin to. Yan, dalawa. O, tsaka, yan. So, yun. Splicing natin. So, ito na lang. Isa na lang. Ito yung nanggagaling dito sa gilid ng ating receptacle. At saka, ito yung nanggagaling dito sa ating on ng ating switch. Okay? So, ito lang. Ganun lang yan siya. Ang gagaling dito sa on, yung isa.
Ito yung return natin. So, splicing na naman natin. Okay, so yun. I-on na natin yung ating mga circuit breaker. Nandito na yung bulb niya. Okay. Ganun na yan siya. So, pag na-on, mayroon nakita ditong indicator. So, nakulay pula na siya. So, yun. I-on natin yung aircon. SPO outlet. Convenience outlet. At saka yung lighting natin. So, yun. Try na natin ating kung may power na. Good. So, mayroon na siyang power. Okay. Dito sa atin. Okay. Ganun lang yan siya mga idol. Sana may nakuhaan kanyo kung paano siya i-wiring at separate yung ating mga convenience outlet. Maraming salamat idol at huwag niyong kalimutan sa pag-subscribe sa ating channel. Thank you and God bless.